Let's talk about relation and its two elements, which is the domain and the range. So a relation is any set of ordered pairs. So for example, we have set A, which consists of four ordered pairs, which is 1, 2, 2, 3, 3, 4, and 4, 5. Another example of a set of ordered pairs ay ito, itong set B. For set B, we have different ordered pairs, which is the AB, BC, CD, and AD. So, ang tawag sa set A at saka sa set B na to ay relation. This is an example of a relation. Na kung ito yung relation, ano naman yung domain at saka range na related din sa relation? We have the domain. The domain is the set of all first elements of the ordered pairs. For example, we have for set A and set B. Now, ang definition or ang ibig sabihin ng domain ay ang first elements daw ng isang ordered pairs. So, ibig sabihin, lahat ng number na naka-highlight ng red na to, yan ay tinatawag na domain. Ang mga number na nauuna sa isang ordered pair ay tinatawag na domain. So, itong 1, 2, 3, at saka 4, yan ang mga domain. Nasa set B naman, kahit hindi siya number, kahit letter siya, it is also considered a set, kahit words pa yan siya. Nandito naman sa set B, ang ating domain ay ang A, B, C, at saka A ulit. Now, ito yung tinatawag nating domain. Lahat ng mga numbers, symbols na nasa unahan ng isang ordered pair ay tinatawag na domain. Now, ano naman yung tawag natin sa pangalawang element na to? Yung pangalawang number sa isang parenthesis. Now, ang tawag dyan, range. Now, ang range is the set of all second elements of the ordered pairs. For example, we have set A, like katulad kanina, at saka set B ulit. Now, kung ang naka-highlight kanina ay ang mga numbers na nasa unahan, which is itong 1, 2, 3, at saka 4, ngayon naman, itong naka-highlight na ngayon, itong naka-highlight na 2, 3, 4, 5, ito yung tinatawag nating range. Ito yung tinatawag nating range ng set A. Now, para naman sa set B, ang range natin itong B, C, D, at saka D ulit. Now, ganun lang kadali. Ang domain ay ang first element at saka yung range naman ay ang second element.